pag may nakita akong magandang lalaki, sana lagi na. Nararamdaman ko na merong magpakailanman. Maaring kaibigan, pagmamahal o minamahal. Ang yami din! Ang paborito kong salita sa Bicol ay magayon. Ang ibig sabihin, maganda. Kaluguran. Ang kapaligan nito ay maaaring kaibigan o minamahal. Iba-iba kasi ang pwedeng paggamitan ng salita mo. Yung word na tiyada. Ang ibig sabihin ng tiyada ay maganda, kaaya-aya, or anything na positive. Kasi as someone na gusto maging positive at masaya ang buhay, syempre ang tiyada, kaaya-aya siya, di ba? Kaya ako siya paborito dahil lagi ko siya ginagamit pag may nakita akong magandang bagay. Tiyada na gina. Or pag meron akong gusto i-appreciate na something, tiyada na gina. Kaligayahan. Sa English, ito ay happiness. Dahil lahat ng bagay na ating ginagawa ay para sa ating ikaliligaya. Humble. Salita. Ayun ang ano, wika rin sa amin. Nga-nga-ngay. Nga-nga-ngay means eternity or magpakailanman. Ang phrase na ginagamit ay adet ang nga-nga-ngay or till eternity. At sobrang damang-dama ko talaga pag nasa simbahan, pag yung mga kinakanta yung iba ng songs, nararamdaman ko na merong magpakailanman. Anyamitin. Ibig sabihin nun ay ano ba yan? Pwedeng anyamitin? Anyamitin. Anyamitin! Or mas maganda yung anyamitin! Nararapat lang na ipagmalakihan ang sarili ng wika dahil ito ang ating pagkakakilanggan. Gaya ng ibang mga bansa na hindi nila isinantabi ang kanilang wika, tayo mga Pilipino, nararapat lang na umalintulad sa kanilang mga ehemplo dahil ito ang magdadala sa ating tagumpay, kaunlad, at sa ating pumamahal sa sariling bansa. Sa paggamit ng wikang Ibanag, dun ko talaga nararamdaman yung aking kaibuturan, yung core ko. Ako, lagi ko talagang pinagmamalaki ang wika ko na Ibanag at maging ang wikang Filipino, syempre, ng ating national language. Kailangan natin ipagmalaki natin ang sarili nating wika dahil kung tutuusin, yun ang bagay na nagsiset apart sa atin, di ba? Para sa akin, tunay kaming malaya sa paggamit na aming wika dahil kahit saan man kami mapadpad, sa Pilipinas man to, sa ibang bansa, nagagamit namin ang aming wika na walang katakot-takot. So, yun, hashtag Team Bisaya. At ako'y sa malayang Pilipino.